natural way pampaalis ng insekto sa mangga. Nasa ilalim po tayo ng mangga, guys. Tingnan mo nga ito, oh. Ilitaw pa, oh. Tama, oh. Kahit ganyan yung mura niyang sanga. Oh, may lumalabas na bulaklak, oh. Diba? Ang dami niyang bulaklak. Tapos sa taas, ayun, oh. Kumpul-kumpul yung bunga niyang magulang na, oh. Hindi namin siya abot. Kasi masyado na siya mataas. Pero pag gusto, may paraan yan. Hindi siya sabay-sabay, oh. Bulaklak pa lang yung iba niya sanga. Ayun na, may hinog. May hinog na dun. Nasa ilalim tayo ng mangga sa gilid ng kangkungan. Ayan po ang kangkungan ni Palits. Ayan. Yan ang aming kinabubuhay pagtatanim ng kangkong. Ayun na, may pumipitas ng kangkong doon. May mga siman po kami dito. Ay, hindi pala tosi. Mas maganda pala, hindi ko inalisa sa akin. Hindi pala to sa, hindi pala siman kasi hindi naman si yung kanilang pinag-aanuhan. No? Nandun sila, pumipitas sila ng kangkong. May maraming tilapia yan sa ilalim, guys. May butaris. May butaris sa katabi ko, guys. Ang dami niya. Hindi siya sabay-sabay. Sarap dito magpahinga sa tanghali. Tayo lagay mo yung duyan. May kangkungan, manggahan, pausukan natin para ipapo siya, guys, yung balat ng palay. Pwede ko to ilagay sa paso ang kanyang ano pag yan, sinusunog. Binibenta yan dito kasi may pakunuhan dito malapit. Tag 25 pesos ang sako ng isang sakong ipa. Sa mga naghahalaman, pwede yan. Panghalo sa lupa pag nagtatanim sa paso. Kukuhanin ko pala ang ano nito, yung pinagsunugan. Sarap magpahinga dito sa tanghaling, guys, kasi mainit ang panahon ngayon. Diba? Na, hindi sabay-sabay yung mangga. Mas natural yung pagbubulaklak niyan. Tapos, uuwi na ako sa amin. Tara na tayo, mag-almusal na tayo. Ayan lang. Mas aakit na ako din eh. Tapos, yan ang bahay. Hindi po ito sa amin. Bahay yan ang aking kapag. May malunggay din sa gilid. Ayun yung aming bahay doon. Yung kubo. Yun.